Pagbagsak ng eroplano, naging kanibal ang mga nakaligtas na pasahero. Ha? Oo, totoo itong nangyari. Pero saan at paano ito nangyari? At ikaw? Oo, ikaw mismo. Bago natin simula ng kwentuhan, tatanungin muna kita. Magagawa mo bang kainin ng laman ng sarili mong kamag-anakan o kaibigan sa oras ng pangangailangan? At sagutin mo ang tanong na yan pagkatapos mong mapanood ang buong video na ito. Dahil sure akong hindi ka makakatangging kumain ng laman ng tao pag binanas mo ang mga pinagdaanan nila. At simulan na nga natin. October 13, 1972, may 45 na pasahero na lula ng isang eroplano. Kasama sa 45 na sakay ang buong grupo ng professional rugby team. Sa una, hindi na-alarma ang buong team ang sabihin ng piloto na makaka-encounter sila ng turbulence sapagkat ang nasa isip ng buong team ay yung gaganapin nilang laro sa Chile. Pero may isang pasaherong nakatunog sa magaganap na malagim na trahedya. At siya si Roberto Canessa, isang 19 years old na medical student. At nagtanong na nga lang siya, nalilipad ba talaga tayo malapit sa mga bundok? Pagkakamali ito ng kanilang piloto, sapagkat sila kasi nasa taas ng mga bundok ng Andes Mountain. Ang piloto'y tumungo kasi sa north para maglanding sa may Santiago, Chile. Pero ang mali niya, ang tataas ng mga bundok dito, at nang napansin niya na ang pagkakamali niya, sinubukan niya pang paliparin ng mas mataas ang eroplano sa pamamagitan ng pag-tilt niya ng eroplano. At sa kalaunan, di niya nakontrol hanggang sa parang napatayo na ang buong eroplano. At dahil dito, nag-choke ang makina at bumulusok paibaba ang eroplano. At sa kapagkatapos, tumama ito sa bundok. At oo, ang hinala ni Roberto na trahedya ay nagkatotoo. Pero paano ba ito lahat na dokumento? Si Roberto Canessa kasi ay nakaligtas at sumulat siya ng libro na mayroong pinamagatang I Had to Survive in the Plane Crash in the Andes Inspired My Calling to Save Lives. At sa librong ito, diretalye niya ng kumpleto ang mga tunay na nangyari nung mga panahong yun. Sabi niya, pagbagsak ng kanilang eroplano, ang katawan niya ay humampas sa unahan at tumama ang kanyang ulo. Ang naisip niya ng mga oras na yon ay katapusan niya na. Pero ang ginawa niya, hinawakan niya lang ang upuan niya ng mahigpit at saka siya nagdasal. Mayroon pa siyang mga nadinig na nagsisigawan na please God help me, help me. At may nadinig din siyang nabulag ako, nabulag ako. At nang lingunin ni Canessa ang mga nagsisigawan, ay nakita niyang isa sa mga pasahero ay natanggalan na ng utak sa lakas ng pagkakabagok. At ang totaling nakahinto na ang eroplano, ang lahat ng mga upuan sa loob ay napunta sa unahan na parang mga domino. Nabalot ng sigawan, amoy ng gasolina ang buong pinangyarihan. Nahati sa may dalawang eroplano at nawala na ang buntot nito. At ang buong rugby team kasama na ang mga kamag-anakan at kaibigan nilang nakaligtas ay na-stuck sa eroplano at napaligiran sila ng mga bundok na may makakapal na yelo. At matapos nito, ang team ay inipon lahat ng mga pagkain at mga damit na kanilang nakita sa wasak na eroplano. At inakala nila na marerescue agad sila. Dahil ang mga suitcase na daladala nila ay kinorte nilang cross para pag may dumaan na eroplano ay makikita sila. Pero nagkamali sila dito. Nakuha rin nilang gumawa ng SOS na word sa snow para makita sila sa itaas ng mga dumadaan. At sa ikalawang araw nila dito, ay may nadinig silang mga jet at eroplano pero hindi sila napapansin. At lumipas pang ilang araw, walang tulong na dumating sa kanila. Ang 45 na sakay ng eroplano ay 12 dito ang namatay on the spot dahil sa crash. At ang 5 naman ay namatay din ng ilang oras makalipas dahil sa injury. At isang linggo naman nang makalipas pa, meron na namang namatay dahil muli sa injury. At sa ika-17 nilang araw, ay sinubok na naman sila ng isa pang disaster. Nagkaroon ng avalanche kung saan winalis nito ang pinaka-crash site. Dahilan, 8 na namang tao ang namatay dito. Yunan pa man ang mga survivors ay wala nang makain. Kaya naman kagutuma ng pinaka-main nilang problema. At isa pa, na-stuck sila sa malamig na bundok na may taas na 11,800 feet. Kaya naman kalamigan din ang ikalawa nilang malaking problema. At para manatiling buhay, ang mga survivor ay gumawa ng hindi karaniwang mga bagay. Sila'y gumamit ng kapirasong upuan ng eroplano para dun magpatunaw ng snow para may mainom sila.
at para naman hindi sila lamigin ay pinagtagpi-tagpi nila ang mga tela ng upuan at ginawa nila itong jacket. Hindi madali ang mamuhay dito. Kaya naman ginawa rin nilang snowshoes yung mga bakal sa ilalim ng pinagkakabitan ng upuan ng eroplano. Ginawa rin nilang bahay ang bahagi ng eroplano at tinakpan nila ito ng mga maleta para di makapasok ang lamig. Gumawa rin sila ng sunglasses na gawa sa plastic. Nakagawa rin sila ng mga higaan na gawa sa mga insulation na kinuha nila sa kusina. At ang matindi pa, umiihi sila sa mga bola dahil kung sa labas sila iihi, magiging yelo lang ang ihi nila. At si Robert Canessa, medical student ng mga oras na yon, ay ginamit ang kanyang skills para makatulong sa mga kasamahan niya. At sa kabilang banda, 9 days pa lang talaga wala na silang gaanong makain. Wala ding kahit anong uri ng halaman sa pinagbagsakan nila. Wala ding mga hayop sa ganung kataas na bundok. Kaya naman bago sila mamatay sa gutom, ay ginawa na nga nila agad ito ng paraan. Iniisip nila kung magugutom sila ay dahan-dahan din silang mamamatay. At alam din nila na ang mga namatay na kasamahan nila ay nakapreserve lang sa snow na malapit sa kanila. At doon na nga nila napagtanto ang tanging na lang nilang pag-asa ay kumain ng laman ng tao para mabuhay. Marami ang umayaw pero wala silang nagawa. At nanalangin na lang sila na bigyan sila ng gabay ng Diyos dahil hindi nila talagang gustong kumain ng laman ng tao. Maraming pagtatalo ang nangyari pero dahil sa sobrang gutom, kumain din sila lahat ng laman ng tao. At bilang medical student, alam ni Canessa na ang human tissue ay binubuo ng protina at fat. At alam niya din na sapat ito para makasurvive sila. At bilang siya ang nakakaalam, ay siya ang unang pumunit ng katawan at kumain ng laman. Sobrang na-stress ang mga survivor dahil kanilang sariling kaibigan ang kinakain nila. Pero wala silang magawa dahil babawian sila ng buhay sa sobrang gutom. Gumamit si Canessa ng matulis na bubog para humiwa ng katawan. At kumuha sila dito ng kanyang-kanyang pirasong laman except lang kay Conche Inchite. Hindi siya tumikim ng laman sa una dahil hindi raw talaga kaya ng sikmura niya. Pero sa huli hindi niya rin natiis ang gutom at kumain na rin siya nito. Sa katunayan, hindi kanibalisim ang tawag nila dito. Sa halip, tawag ito ng pangangailangan para mabuhay. At ang tawag nila dito ay anthropophagy. Yunun pa man, pinag-usapan nga nila na kung mas tatagal pa ang sitwasyon nilang ito, ay kukulangin na sila sa pagkain. Dahil nung nagka-avalanche nung 17th day nila, ay nawalis at nawala lahat ng mga katawan ng mga namatay. Kaya naman ino-offer na rin nila ang kanilang sariling katawan sa iba nilang mga kasamahan. Nagkaroon sila ng usapan na kung sino man ang mamamatay ay ibibigay nila ang kanilang katawan sa mga kasamahan nila para kainin. At sa uli, yun nga ang ginawa nila. Sa kabila nito, dahil nga wala silang contact sa outside world, gumagamit pa rin sila ng transistor radio para ma-search sila. At noong October 23, 1972, nakadinig sila ng isang hindi magandang balita. Matapos daw ang 100 na pagsubok na hanapin ang bumagsak nilang eroplano, tinigil na ng mga otoridad ang paghahanap sa kanila. Kaya naman dito na-realize ng mga survivor na kailangan nilang gumawa talaga ng paraan para makauwi. Kaya naman si Canessa, si Nando, si Parado at Antonio ay sinuong na ang nagyeyelong bundok para maghanap ng rescue. Umakyat sila sa tuktok at doon nila na-realize na napakalayo talaga nila. Si Antonio ay pinabalik nila sa eroplano para si Canessa at Parado ay hatiin na lang ang kanilang kakarampot na pagkain na kanilang daladala. At pagsapit ng gabi, sila'y dumanas ng sub-zero temperature. At patapos ang 10 araw nilang paglalakad, ay nakatapak sila sa damo at nakakita sila ng tubig. At dahil dito, nabuhayan sila ng loob. At FYI, si Canessa at Parado ay lumakad ng 44 miles hanggang sa dito na nga sila nakakuha ng tulong. 70 days ang nilaan ng mga survivors sa nagyeyelong bundok bago sila nakabalik sa kanilang totoong civilization. Ang dalawang naging bayani itinuro sa mga otoridad na pinagbagsakan ng eroplano. Kaya naman dito na-save nila ang kasamahan nila. Dalawang helicopter ang nagsundo sa kanila, 6 sa mga ito ang nakauwi agad at ang 8 naman ay babalikan pa at nagantay pa ng isang araw dahil sa hindi magandang panahon. At dahil dito naging trending ito sa buong mundo, maraming nagulat, na-amaze at nanlumo sa mga nangyari dahil sa kanilang kakaibang ginawa para lamang makasurvive. At ngayon sa pagtatapos, tatanungin ulit kita, magagawa mo bang kainin ng laman ng tao kung sakaling ikaw ang nasa kalagayan ng mga survivors? Comment down below ang sagot mo para malaman din namin.